Isang magandang araw na naman po ang pagbati po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po si Sunny Pimentel. Chairman po ako ng Angat Ulat Negosyo Consumer Cooperative at chairman din po ako ng Central Luzon Porridge Club Foundation. At the same time, chairman ng Region 3A ng United Defender for Democracy and Sovereignty. Ngayong araw po na to ay i-discuss ko po sa inyo ang pagiging magalang. Ang pagiging magalang ay sikreto din ng pag-angat natin sa buhay. Ang pagiging magalang sa pakikipagnegosyo natin ay napaka-importante po niyan. Ang sikreto po ng isang matagumpay na pagninegosyo ay yung may tiwala sa atin yung ating mga kanegosyo. Meron pong kasabihan na we have to build relationship of trust, yung tiwala ng mga ating kanegosyo. So, isa po doon, yung maramdaman nila na tayo ay tao na, yun nga, hindi tayo bastos, nire-respeto natin sila. Kapag po meron pong pinakilala sa atin yung mga kanegosyo natin na ibang tao, pagpapakita ng respeto ay huwag po nating agad-agad na kokontakin yung ipinakilala nila na tao sa atin. Magbibigay po tayo ng paggalang doon sa nagpakilala. Ipaalam natin na kung tayo ay nag-i-engage into business, ipaalam natin na tayo ay tatawag o makikipag-usap doon sa kanilang ipinakilala. So part po yun ang sikreto na pagkuha ng tiwala ng mga kanegosyo natin. Huwag tayong magpakita ng kawalan ng respeto sa mga kanegosyo po natin. Kasi minsan, pagdediretso tayo sa mga pinapakilala nila, mawawalan sila ng tiwala sa atin. Tandaan nyo po yan. At ang pagiging magalang ay nag-uumpisa po yan sa pagpapakita ng paggalang sa ating magulang. Kinakailangan, huwag nating babastusin ang ating mga magulang. Ano man ang pinapakita nilang ugali sa atin, kinakailangan, lagi natin silang irespeto. Dahil tayong mga Pilipino ay may kasabihan na sino mang hindi lumirespeto sa magulang ay hindi aabot sa paruroonan. Ang paggalang sa ating mga minamahal sa buhay, kailangan matuto tayong respetuhin ang mga iniisip ng mga tao sa paligid natin. Huwag tayong magpakita na tayo ay laging nag-u-oppose sa kanilang mga sinasabi. Part ng pagpapakita ng paggalang ay tinatawag na empathy. Nag-e-empathy tayo o nagsisimpatya tayo doon sa kanilang sinasabi. So, pakinggan lang natin kung ano ang kanilang sinasabi. And then, later on, magsabi tayo, mas mabuti yata ito yung ating gawin. O mas mabuti yata, ito yung mas maganda. O, lagi niyong isipin na kuhanin ang opinion ng mga taong kausap ninyo. Huwag kayong maging bossy, huwag tayong maging bossy, at iparamdam natin na tayo ay magalang sa ating pakikitungo. Diba, yung mga Hapon, laging pag sa pagbati, gumaganon sila. Magpapakita ng paggalang yun. O yung mga Korean, gumaganon sila. Yung mga Chinese, ganon din. So, tayo naman, kami sa UDDS, ganito ang way ng greet namin ng tao. Pagpapakita ng paggalang. Okay? So, ngayong araw na po ito, ay didiscuss po natin ang paggawa po ng liquid natural hand soap. Ayan. So, makaready na yung ating produkto, mga raw materials. Okay? So, ngayong araw na to, sasamahan po tayo ni Jobien. Okay, si Jobien ang de-demo kung paano gawin ang produkto na to. Una, i-ready natin uli yung gunting, yung ating balde na paghahaluan, may halong tubig, at ang tubig na ilalagay natin ay 11 liters. At ang ating panghalo, kawayan,
At ang una nating raw materials ay all-purpose cleaner 2. Ito ay niyog. Okay? Susunod ay yung ating glycerin. And then, yung ating perwax. Yung ating bubble enhancer. Yung ating preservative. Yung ating color. Yung ating baby powder scent. At saka yung ating sodium chloride. Ayan, okay. So, ngayong araw na to, matututunan natin na naman ang paggawa ng liquid natural hand soap. Okay? So, una, ilagay po natin ang apok 2. Ayan, sige. Unti-unti natin ilagay. Ayan, okay. So, makita nyo. Ilagay na yan. Ito ay gel type na all-purpose cleaner. Ang paghalo ng nito ay isang direction lang din, katulad ng dishwashing liquid. Ayan, sige, halo na. Okay. Ayan. Sige, assuming na nalagay na natin lahat. Okay. Ayan, pakapigain nyo ng maigi. And then, ihalo natin into one direction. Ayan. So, ngayon ano na to, si Jobien, ang ating taga-halo. Ang demonstrator natin. Okay? So, ang paghalo po ng paggawa ng liquid hanso, hahaluan nyo ito ng more or less mga 10 minutes to 15 minutes. Ang paghahalo niyan. Ang gagamitin nating tubig dahil ito ay gagamitin natin as a liquid hand soap. Preferably ay purified water. Yan ang gagamitin natin na tubig. Para 2 years ang produkto natin tatagal at ito hindi masisira, no? Susunod, ang formula ng liquid hand soap ay 11 liters ng tubig and then 1.5 kilo ng apok 2, yung nilagay natin kanina. Okay? And then, susunod niyan ay 100 gram na glycerin. Ayan, sige. Okay? Ayan, sige. Tuloy. Ang purpose po ng glycerin, yan po ay moisturizer. Yan. Para kapag yan ay dumampi sa ating balat, ay minomoisturize niya ang ating skin. Yan po ay 100 grams. At ang susunod ay 120 grams na fair wax. Yan. So, lagay po natin ang fair wax. Medyo sticky lang ng konti ang fear wax. Ayan. Okay. So, assuming na nalagay na natin lahat, pwede mong ikaw-kaw yan sa loob. Kakaw-kaw mo yan. Sige, kaw-kaw mo. Okay. So, ayan. Okay. So, nakaw-kaw na. Assuming na nalagay mo na lahat yan, ang size po niyan ay 120 grams na pure agent. Next natin ay bubble enhancer. Yan. Ang size ng bubble enhancer ay 250 grams. Okay, so ilagay po natin ang ating bubble enhancer. Okay. Then, halo. Ayan, habang hinahalo. Oh, so, para magkaroon ng mas mahabang buhay ang ating liquid hand soap, ay lalagyan po natin ito ng preservative. Ayan. So, hindi mapapanis ang ating produkto. Ang formula po niyan ay okay.
20 grams o 20 ml na preservative. Then susunod po niyan ay maglalagay tayo ng 25 ml na colorant, kulay pink. Yan, kulay pink ang ilalagay natin. Okay? So, ayan, makita nyo, nagkukulay pink na yan. And then, lalagyan po natin ito ng 50 ml na baby powder scent. Ayan. So, lalagyan na natin ang baby powder scent. Okay. Then, ang pinakahuling lalagay po natin ay 400 gram na sodium chloride. Sige, lagay natin. Pakigupit mo. Yan, okay. Yan, okay. So, lagay natin habang hinahalo. So, mapapansin niyo na kapag nilagay nyo din ang asin yan o yung sodium chloride, lalapot paunti-unti ang inyong produkto. Ayan. Okay. So, sige, haluin mong maigi. Ang paghahalo po niyan ay 15 minutes ninyong hinahalo yan hanggang mapapansin ninyo na ang inyong produkto ay lumalapot at mawawala na yung buo-buo na gel na nilagay natin. Ayan, so meron na naman po tayong produkto na nagawa at ito po ay ang liquid natural hand soap. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Thank you very much.